Mga idol at kabayan, ngayon ay sinisiyasat natin ang kamangha-manghang mundo ng talino ng Pilipino sa teknolohiya ng pagtatanggol. Tatalakayin natin ang isang hanay ng mga katutubong o lokal na armas at sistema ng depensa na nagpapakita ng mga kakayahan sa pagtatanggol na umaasa sa sarili ng ating bansa. Mula sa mga amphibious rescue vehicle hanggang sa unmanned surface technology, ang mga pag-unlad na ito ay patunay na handa ang Pilipinas na ipagtanggol ang kanyang soberanya sa pamamagitan ng sarili nitong mga inobasyon. Ngayon ay ating isa-isahin ang mga makabagong sandata na gawang Pinoy. Una sa listahan ay ang Lakan Amphibious Rescue Vehicle, na binuo ng Francisco Motors Corporation. Ang versatile machine na ito, na pinapagana ng 2.8-litring LITRO na diesel engine, ay kayang maghatid ng hanggang 6 na tao sa bilis na 75 km bawat oras sa lupa at 14 na km bawat oras sa tubig, partikular itong idinisenyo para sa depensang sibil at paggamit ng militar, na nagbibigay ng mahalagang mobility sa mga lugar na madaling bawin. Susunod, Project Buhawi, isang automated gun mount para sa Browning 0.50 caliber machine gun. Isang pakikipagtulungan sa pagitan ng Department of Science and Technology at ng Department of National Defense, ang proyektong ito ay nagpapalakas sa ating hukbong pandagat para sa maliliit na patrol crafts na tumutulong sa pagtatanggol sa ating katubigan at kontra-terorismo habang tinitiyak ang kaligtasan ng mga tauhan sa pamamagitan ng automation. Sa pagbuo ng Project Buhawi, makikita natin kung paano kumikilos ang gobyerno patungo sa isang self-reliant defense posture na tinitiyak na ang ating sandatahang lakas ay nilagyan ng lokal na gawa, advanced na armas. Speaking of cutting-edge technology, alam mo bang ang Philippine Coast Guard ay nilagyan na ngayon ng unmanned surface vehicles na ginawa dito mismo sa Pilipinas? Ang mga USV na ito ay donasyon ng United Nations Office on Drugs and Crime, ngunit ang kumpanyang gumagawa nito ay nakabase sa Luzon, ibig sabihin gawa ito mismo sa Pilipinas. Ang mga sasakyang ito ay kumakatawan sa isang luksong pasulong sa mga unmanned maritime operations na may potensyal na paggamit sa pagmamatsyag at pagpatrol. Bagamat wala pa kaming ganap na mga detalye, ang katotohanan ng lokal na ginagawa ang mga sasakyang ito ay nagbibigay sa amin ng pag-asa na mas maraming misyon at inobasyon ang susunod na sumusuporta sa maritime security ng ating bansa. Sa huli, at ang pinakamalakas, balikan natin ang nakaraan sa Project Santa Barbara, isang Cold War era missile program na pinasimulan sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Habang ang programa ay hindi na ipinagpatuloy, ang mga tagumpay nito ay groundbreaking. Ang pinakatanyag na produkto ng inisyatibo na ito ay ang Bongbong Rocket, ang unang liquid propellant rocket ng Pilipinas. Sa ilalim ng proyektong ito, nakabuo ang ating bansa ng mga misile na may kakayahang hamarang sa mga banta sa lupa, dagat, at hangin. Bagamat maaaring natapos na ito, inilatag ng Project Santa Barbara ang pundasyon para sa ating mga hangarin na lumikha ng mga sopistikadong sistema ng depensa, na ang ilan ay inaasahan nating mabuhay kangayon. Ang mga pagbabagong ito ay simula pa lamang sa mas maraming mga hakbangin tulad ng Self-Reliant Defense Posture Act. Ang kinabukasan ng depensa ng ating bansa ay nakasalalay hindi sa pag-asa sa iba ngunit sa lakas ng sarili nating mga kamay. Stay informed, stay vigilant, and let's support our local industries as they continue to protect our homeland. Hanggang sa susunod, mga idolo at kababayan, mabuhay ang Pilipinas!